Hi guys, mauuwa tayo ng dako ng Talisay dahil magpapalit tayo ng tubig sa ating mga beta. So, buwa tayo ng dako ng mga nalaglag. Kunin na lang natin yung mga tuyo. Mga tuyo, yung mga crunchy na. Buwa tayo ng mga konti lang. Pero dapat guys, ito yung tuyo siya, kulay brown. Huwag nyo kukunin itong may mga violet. Magdadagta pa kasi yan. Mga tuyo, ito crunchy. Yung mabubulok na siya. Crunchy pa siya guys, yun. Okay. Mamaya na lang ulit. Yan guys, ito na yung tubig na gagamitin natin para sa pagpalit ng mga tubig sa ating beta tanks. Itong tubig na to guys, bali naka-stock muna siya ng 3 araw. So ayun, pang nangatlong araw niya ngayon, pwede natin siyang gamitin kasi huwag dapat tayo gagamit ng mga tubig na galing sa gripo, yung direktang gripo, tapos lalagay natin sa beta tanks. Mamamatay ang mga isda natin nun kasi dahil sa chlorine, mataas yung chlorine sa tubig. Kaya kailangan natin i-stock ng 3 araw para magamit natin siya sa pagpapalit ng tubig. Ito guys, isa to sa mga ginagamit ko pang sala. Gusto ko lagi magagamit ng ganito kasi pagka may mga, siyempre hindi naman natin tinatakpan yung ating inimbak na tubig, kung ano yung mga pumapasok dyan. Hindi pa rin tayo sure kung ano mga meron dyan sa tubig, kaya gagamit tayo ng ganito pang sala para malinis, safe ang ating mga isda. Okay, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagamit ang dahon ng Talisay. Okay. May lamok guys, tignan natin kung kainin ng ating beta. Kasi kung binawasan na, ay lumipad, sayang. Hindi na kain. Ayun, bumalik siya, bumalik. Turo natin sa ating beta. Tignan natin kakainin niya. Ito, dali. Ito dito. Ayan, nakita niya na ba? Nagbawas kasi tayo ng tubig guys. Magpapalit tayo ng tubig. Kaya mababa yung ano. Kaya ayun niya. Sayang yan. Stansya yan Brad. Kaya naman na yan. Turo natin ulit. Dali. Dito. Kung mataas ng tubig, kinain niya siguro kanina pa to. Hindi kasi gumagalaw yung lamok eh. Utak din yun ah. Ayun, nangingitlog siya. Ayun mo. Ayun niya guys. Paano ba? Ilipad naman yan pag ginawaan natin. Lumilipad na siya. Last na lang. Dali. Ito. Last na lang. Ito, lamok. Si lamok. Lamok. Ito na. Ngayon, nakita niya na guys. Saan ka ba niya? Ayun yung lamok. Ayun mo talaga. Mission failed. Kamiya na lang. Yun mga pre, tinasa na natin ng konti yung tubig. Turo na natin ulit. Tignan natin kung kakainin niya. Ito. Ito na siya. Alam mo. Hindi siya lumilipid kasi nung galing. Ayun, tapikin natin. Oh no! Mission failed talaga. Sayang. Kala ko hindi lilipad. Next time na lang. Bye bye. Ay hindi pa pala. Tuturo pa pala tayo ng Talisay. Okay, mamaya na lang. So ito na guys, yung ginawa natin Talisay. Yung dahon ng Talisay kanina sa labas. Magkasang on siya. Pipiliin na lang natin siya. Dapat hindi natin to sinasama, itong matigas na part na yan, kasi
nagdadagda kasi yung inyong nakikita mo sa ibabaw ng tank mo na nag-oily yung tubig mo. Aalisin natin yan para walang ganun. Oh no, nasama. Tanggalin niyo yung mga ganito, guys. Na siya. Ayan. Ginagawa ko para mas mabilis kasi para di tayo maghihintay ng matagal. O, pipagay na ko siya. Ayan. Pwede din natin parang washing machine. Mabilis lang yan, guys. Ayan. Kukulay brown na siya. Guys, kulay brown na siya. Pwede natin gamitin yan. Pagayin pa natin, sayang. Ako guys, nagkatalisay lang ako isang beses sa isang buwan. Kasi nagkatalisay lang ako para yung mga kulay nila bumalik sa dati nilang ganda o mas tumingkad pa yung kulay nila kasi itong extract na to, ito yung katas ng talisay, antibacterial yung mga dumi-dumi sa ating mga kaliskis na isda, maalis, kaya kumikintal. So, yun guys, tapos na. Ito, ginamitan natin siya nito para yung tubig natin is less latak yung mga dumi-dumi sa ilalim. Pag hindi mo kasi ginamitan ng pangsala, maraming latak sa baba. Ayun, para clear lang siya, clear brown, ganyan, walang mga latak-latak sa baba. Guys, happy beta keeping!